Magandang tanghali sa ating mga minamahal na kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gus Tapia ng NAPC Mindanao Operations Unit at kayo ay nakatutok sa ating Paaralang Bayan Online. At bilang paniwala sa ating programa, narito na ang mga balita sa ating kasambayanihan atid ng ating kasambayanihan news and updates. High-level inter-agency meeting nilalokan ng NAPC, DSWD at iba pang mga NGAs. Isang high-level na inter-agency meeting ang sinagawa ng NAPC sa pagtulungan ng DSWD at iba pang mga concerned na national government agencies via Zoom noong ika-25 ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Ang naturang pagpupulong ay naglalayong ipaalam ang mga agenda at ng mga batayang sektor sa panguna ni NAPC Vice Chairperson for Basic Sector Roberto Cauper Alerosa. Ngayon din, nabigyan ng pagkakataon ang mga pambansang ahensya na makibahagi na mailatag ang kanilang mga kaukulang aksyon sa mga isyu at alalahanin ng 14 na mga batayang sektor. Samantala, ilan sa mga pangunahing opisyal na nakibahagi ay sina DSWD Assistant Secretary Jocelyn Niwani, NAPC Secretary Noel Filonco, NAPC Undersecretary Penelope Belmonte at iba pa mga kinatawan mula sa DILG, DOF, EBM, NEDA, LPP, LCP, LMP, LNB at iba pang mga stakeholders. NAPC nagdaos ng synchronized planning at internal budget na aktibidad bilang paghahanda para sa fiscal year 2022. Magkakasabay na ginanap ng NAPC ang aktual at virtual na pagpaplano at internal budget preparation na aktibidad para sa fiscal year 2022 mula ika-22 hanggang ika-24 ng Pebrero ng taong kasalukuyan sa Antipolo, Rizal. Ang mga pangunahing paksa na hinimay at tinalakay ay ang mga patnubay sa updates ng Tier 1 NAPC budget at pagbabalangkas ng Tier 2 budget at mga proposed work and financial plans ng bawat serbisyo kasama ng OSEC, OUSEC at GAD unit para sa susunod na taon. Ang aktual na aktibidad ay pinangunahan ni NAPC Secretary Noel Filonco, NAPC Undersecretary Penny Belmonte at mga service directors. Samantala, nakaluwak din sina NAPC Undersecretary Paterna Ruiz at NAPC Vice Chairperson for Basic Sector Roberto Cauper Alerosa online. Magkakasunod na pagplano at mga technical na workshop at ride shop sa Luz Biminda, NCR at resettlement sites isinagawa ng NAPC. Bilang pagyakap sa new normal dulot ng kasalukuyang pandemya, isinagawa ng NAPC ang magkakasunod na synchronized na online at aktual na pagplano at technical ride shop sa Mindanao, Visayas, NCR, Luzon at resettlement sites mula ika-28 ng Enero hanggang ika-27 ng Pebrero 2021. Ito ay upang maisaayos ang direksyon ng bawat naturang NAPC Operations Unit at mas gawing epektibo ang pagbibigay tulong teknikal at administratibo ng ahensya sa mga mahihirap na kababayan, lalo't higit ang mga batayang sektor sa bansa. Samantala, mainit na nagbigay suporta sina NAPC Secretary Noel K. Filonco, NAPC Undersecretary Penny Belmonte at NAPC Heya Elias Labro Jr. sa mga isinagawa magkakasunod na mga aktibidad. Mahigit 2,000 doses ng bakuna pinangisawaan sa unang 2 araw na COVID-19 vaccination program ng bansa. Inumpisa na ng Pilipinas ang makasaysayang kampanya sa pagbabakuna kontra COVID-19 noong Lunes, ika-1 ng Marso ng taong kasalukuyang matapos na dumating noong nakaraang linggo ang donated na mga doses na Sinovac mula sa China. Ang kaunahang naturukan ng bakuna ay sina Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Gap Legazpi na sinundan ng kanyang mga kapwa frontliners at iba pa mga opisyales ng pamahalaan. Sinabi naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na ang pagbabakuna
ng pangkalahatang publiko ay sisimulan na sa Mayo at tinatarget ng pamahalaan na mabakunahan ang 50 hanggang 70 milyong Pilipino sa pagtatapos ng taon. Samantala, maliban sa Sinovac vaccine, ay inaasahang darating na rin ngayong linggo ang doses ng AstraZeneca vaccines sa ating bansa. Bawat huwana binigyan ng pagbubugay ngayong Marso. Ang pagsapit ng buwan ng Marso ay ang takda ng pagbibigay-pugay sa lahat ng mga kababaihan bilang mga katalista ng pagbabago sa bansa. Samantalang nakibahagi ang NAPSI at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagdiriwang ng taunang National Women's Month sa bansa. Ang pagunita ng Women's Month ngayong taon ay may temang huwana laban sa pandemya kaya, na isang marubdob na advokasya para sa konkreto, sustainable at eksklusibong pagkilos tungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. At yan po ang ating mga balita sa Kasambayanihan News and Updates. Ako po si Gus Tapia mula dito sa Davao City. At para sa panibagong talakayang may puso at punong-puno ng kalinga, makakasama na po natin ang ating napakasipag na NAPSI Undersecretary Penny Bulmonte para sa ating segment na Kalingang NAPSI. Yusek, please come in. Kekongan, naimbag nga adlaw kada kayo amin at mula po dito sa culinary capital of the Philippines, ako po ang inyong lingkod, Ka Penny Bulmonte ng National Anti-Poverty Commission. Sa ating episode ng Kalingang NAPSI para sa araw na to, ating kumustahin ang kalagayan ng ating mga kapatid na katutubo o IPs kabilang ang mga ITAS dito po sa bayan ng Pampanga. Samahan ninyo po kami sa isa na namang talakayang punong-puno ng kalinga at puso dito sa Kalingang NAPSI. Mahigit 10% ng ating populasyon o mahigit 10 milyong Pilipino ay katutubo o IP. Karamihan sa kanila ay naninirahan sa hilagang bahagi ng Luzon, partikular sa Cordillera Administrative Region. At sa iba't ibang panig ng Mindanao. Sa ating mga IPs ay nakasalalay ang buhay at kabuhayan sa kanilang kapaligiran. Sila ay karaniwang mga magsasaka at mangingisda at isa sa mga sektor ng lipunan na nakararanas ng pinakamatinding kahirapan at diskriminasyon. Dahil karaniwan silang naninirahan sa mga mabubundok at malalayong lugar, sadyang limitado ang kanilang natatanggap ng mga batayang serbisyo tulad ng serbisyong pangkalusugan at pang-edukasyon. At
Ako po si Arnold Ablong Chicho Target Angeles City po. Barangay Sapang Bato. Sa panahon po ng pandemic po, sir, talagang damdam po namin, sir, ang hirap po talaga kasi hindi na katulad po noon na nakakapaghanap buhay kami sa malayo, sa ibang lugar o sa saan-saan kami. Marami pong nawala sa aming hanap buhay. So, sa ngayon po ngayon, sir, umaasa na lang po kami ngayon, sir, sa aming mga pananim. Doon lang po kami kumukuha ng aming pang-araw-araw po namin, sir. Yun yung mga problema po namin dito. Malayo ang doktor. Minsan po, kung wala po kaming mga motor, lang po ang service namin. Pag minsan po ay nakikipag-usap po lang kami sa may mga sasakyan, ganun, para mapunta po kami sa manggagamot po. Ang inaano na lang namin po, sir, kung halimbawa may tutulong pong gobyerno sa amin, dahil magpapasalamatan po namin yun. Kami po ay nananawagan po, sana po maayos na po itong pandemic po natin, matanggal na po itong pandemic po natin para magtuloy-tuloy na po yung gaya po ng dati po. Kasi malaking pan po itong pandemic po natin sa aming mga katutubo po. Mas napinsala po kami nitong pandemic po na dumating. Kasi po, hindi na kumpara po nung una, ay nung dati po, na nakakabili po kami ng medyo marami-raming bigas. Ngayon po, 4 kilo lang po yung nabibili po namin. Kaya naman po, naging napakahalaga ng pagsasabatas noong 1997 sa Republic Act 8371 o mas kilala bilang Indigenous Peoples Rights Act na kumikilala at nangangalaga sa kanilang mga karapatan. Ngunit sa kabila nito, nananatiling mahirap ang kalagayan at vulnerable sa iba't ibang krisis ang ating mga kababayang katutubo, katulad na lamang ng kasalukuyan nating nararanasan na pandemya. Magandang hapon po sa inyo po, mga kapatid. Ako po si Pastor Del Baclay, balik kinatawan po ng Kamatsili na bilang po chairman doon sa amin, sa aming komunidad. At narito po ako na bilang ipinapaabot sa inyo na para makita naman ng ating Pangulo na ang aming lugar na gusto namin yung masukat yung aming area. Nandun nga yung sinasabi lang mga kanina na nag-meeting kami na nandun doon sa tinatawag na 18,000. Pero ang inaano namin sa ngayon, ang gusto namin yung makita yung political boundary. Gusto namin dito sa aming area, para hindi na po yung mga katutubo na humihingi, gusto namin yung magkaroon kami ng sasakyan. At yung pananim na luya, papaya, tapos yung sili na pangsigam, yung mahaba. At ang gusto namin po, magkaroon kami ng traktor. Yung sarili, traktor ba? Traktor para yung mga pananim namin. Madaling mabungkal yung lupa. Pangatlo pala, yung gusto namin yung aming area nung magkaroon ng daan. At pang-apat, yung tubig talaga. Mahalaga yung tubig. Gusto namin din yung aming area na magkaroon ng school. Kasi yung pangunahin talaga sa mga bata yung edukasyon. Solar para magkaroon ng tuwan ng ilaw yung mga bawat bahay. Yun po yung ang gusto namin po na ipapaabot sa inyo dahil nasa gobyerno po kayo. Na gusto namin ito yung sinasabi ko na iabot po doon sa ating Pangulo. Yan lamang po sana po na mapadali ito na matugunan yung aming mga pangangailangan. Ang Indigenous Peoples ayon sa talaan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP ay nakatala ng 14 to 17 million na populasyon ng IP noong 2015 sa ating bayan. Napakaraming issue ang kinakaharap ng ating
mga IP communities gaya ng di pagkilala at pagrespeto sa kanilang mga karapatang mamuhay ng tahimik na malaya nilang ginagawa ang kanilang kultura at paniniwala. Human rights violations gaya ng di makatarungang pag-aagaw ng kanilang lupaing ninuno na nagre-resulta sa pagpatay ng kanilang mga leaders at miyembro ng kanilang komunidad at sa kanilang total displacement na rin. Ang palaging sila ay huli na binibigyan ng serbisyo ng ating pamahalaan sa tuwing may mga ayuda. Ang paninira ng kanilang kagubatan at katubigan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga mapanirang minahan at dambuhalang mga dam na di naman sila ang nakikinabang. Yun lang ang ilan sa mga di makatarungang nararanasan ng ating IP community sa ating bayan. Ang kahilingan sa ating gobyerno ay sana naman pansinin naman nila ang mga violations na ito. Ipatupad ang batas sa mga tao at mga kumpanya na nang-aapak ng karapatan ng ating mga IP communities. Ibigay sa kanila kung ano ang nararapat na sa kanila. Protektahan ang kanilang komunidad. Bigyan sila ng seguridad para sila'y mamuhay ng tahimik. Huwag lang na sila'y papansinin ng ating pamahalaan kung kanila, kailangan nilang pasayawin para sa kanilang mga bisita at mga turista. Di kami humihiling ng sobra dahil ito'y labag sa aming kultura. Ang hiling lang namin, isang malaya at tahimik na pamumuhay. Pakikiisa sa bayan at kilalanin din kami bilang Pilipino sa bansang Pilipinas. Sadyang napapag-iwanan ang ating mga kapatid na katutubo pagdating sa pagkakamit ng mga batayang pangangailangan sa pagpoprotekta sa kanilang mga karapatan. Kaya isa sa prioridad namin dito sa National Anti-Poverty Commission ang marinig ang boses at bigyan ng nararapat na serbisyo ang ating mga kababayang mga IP. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Paaralang Bayan at sa aming segment, Ang Kalingang NAPSI. Sa ngalan po ng aming butihing kalihim, Secretariat Lead Convener, Attorney Noel Falongco, at Undersecretary Paterna Ruiz, ako po si Kapeni Belmonte na laging nagpapaalala na ang laban sa kahirapan ay laban ng buong sambayanan. Sa panahon po ng pandemya, mas lalo nating ipakita, ipadama at ihatid ang Kalingang NAPSI. Hanggang sa susunod at daghang salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Yusek Penny Belmonte, sa iyong isa namang napakagandang segment ng Kalingang NAPSI. Tunay nga na ating pong bigyan pansin ang ating mga kapwa katutubo sa kanilang karapatan at pinaglalaban dahil sila po'y ating mga kapatid at kababayan. Magandang hapon po sa inyong lahat at nais ko po kayong batiin ng isang maligayang buwan ng mga kababaihan at isang taos-pusong pagpupugay po para sa inyong lahat
At nais ko pong batiin ang ating mga avid viewers, no, since day one ng NAPSI para lang bayan. Kayo po ang hero namin sa programang ito at hindi po kayo talaga nagsawa na magbigay ng mga inyong mahalagang oras upang matunghayan ang ating programang Paaralang Bayan Online. Ngunit bago po natin tunghayan, mga kaibigan, ang ikalawang yugto ng talakayan para sa segment, sa ating segment ngayong hapon, siyempre, pakakasama po natin ang ating masipag at isa ring wana mula sa National Anti-Poverty Commission na walang iba kundi si kasamang Mimi Sayabok de la Serna live from Cebu. Maayong hapon, kaubang Mimi, bumati ka sa atong mga nagatanaw karon o sa ating mga nanonood at taga-subaybay. Maraming salamat po, Sec. Isang malugod na pagbati ng National Women's Month po sa lahat ng mga kapwa ko Juana sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, binati ko rin po na ang ating mga pinagpala ang ating mga manunood, no, ating mga minamahal na nanunood ngayong hapon. Ako po si Mimi Sayabok de la Serna, ang Deputy Head ng NAPSI Visayas Operations Unit. Ngayong hapon po, Sec, ay ang ikalawang yugto ng inyong pagtalakay ng handbook ukol sa Kasambayanihan Volunteers Program ng NAPSI. Yes, tama ka, kasamang Mimi, no? At diyan sa pagtalakay ay sasamahan ako muli ni Ginoong Dario Cubelo, ang Admin Finance at Policy Development Unit Head ng National Anti-Poverty Commission, OSEC, no? At ating pong hinimay-himay bilang pagpapatuloy, no, sa naturang paksa na nabanggit mo kanina, yung handbook, no, ng Kasambayanihan Volunteers Program ng ating ahensya. Pero bago natin tunghayan yan, kasamang Mimi, ay mag-shout out tayo, no, dahil napakarami ng mga nanonood ngayon sa atin, no. Una-una i-shout out natin yung ating kasama dito si Alice Raimundo, no. Magandang hapon, Alice. Isang magandang hapon din diyan kay Joselito Mancao, no, na sinasabi. Ang ganda ng ano kami, Mimi. No, taga-Talisay ito. Yes po. At maganda yung kanyang mensahe sa atin. Sabi niya, salamat po sa lahat, kabayang NAPSI. Salamat, Pangulong Rodrigo R. Duterte. Salamat, Secretary, no, Anuel Quinaso Pilongco. Bigay kayo ng may kapal para sa bayan. Wow, palakpakan po natin yan. Ano? Napakaganda. Nanunood din sa atin ngayong hapong ito, kasamang Mimi, yung aking ate at kababayan sa Norala, South Cotabato, na very active din natin na kasambayanihan volunteer kami, Mimi, no, na walang iba, si Ate Bing Bea Hamison. No? At nanonood din yung ating LCO dyan sa Cavite, no, na walang iba, si Nick C. Ortilia. No? Napaka mabait na tao to kami, Mimi, at walang dull moments kung kasama mo ito si Nick, no? So i-shout out din natin yung mga kasambayanihan volunteers na pinaglilingkuran ni Nick Ortilia, no, diyan sa Harbor Homes Resettlement Site, Barangay Halang, Naik, Cavite. No, napakarami ng ating mga volunteers diyan sa Barangay Halang kami, Mimi, no? Actually, ang sinasabi nga, the whole barangay ay ating mga volunteers. Ganda. Magandang hapon din diyan kay Rosie Viti Borja, no? Galing yan sa Tanay Rizal. At nanonood din sa atin kami, Mimi, si Domingo Iscasora, no? Si Doming hapon. At nanonood din yung ating kasama si Ramon Cruz, no? Napaka, yes, makata,
makata itong kasamahan natin. Basahin natin yung kanyang mensahe, Kamime. Sabi niya, isang masiglang hapon po sa ating lahat. Patuloy po ating pagsusubaybay sa NAPSI para lang bayan online na masigasig pong naghahatid ng mga makabuluhang kaalaman at kaganapan sa pambansang komisyon laban sa kahirapan. No? So, binabati po natin, sabi niya, ang pinagpipigtagang, no? Talagang malalim na Tagalog ito. Pipitagang kalihim, Attorney Noel Quinaso Pilongco, si Yusek Penny Belmonte at sa lahat ng mga bumuo sa matagumpay na paghahatid ng programang ito. No? At yung ating municipal coordinator sa Consolacion Cebu, Kamimi, yes, si Sir Eugene. Nanunood din sa atin, no? Si Sir Eugene Anson Erizano. No? Magandang hapon po, Sir Eugene. May taga ano pin, may nanonood din sa atin, no, sa kasambayanihan volunteers natin ng Southville 8B phase 2, no, si Amig. Ano to, parang binaliktad niya yata ang apelyido niya, si parang Amig Gemma. Panoib. Ja, parang Gemma Buenafe. Ah, baka yon yon. Parang ganun yon kami. No? Binaliktad yung pangalan at yung apelyido. Anyway, magandang hapon din diyan na kami may, no, kay JB Friends. JB, pagaling. At nanonood din sa atin si Rilien Soko, ha? Makasama natin 'to si Rilien Soko, kami may, kapag pupunta tayo sa March 18 diyan sa May Cotabato, no? So sa nanonood din yung ating kasama dito, si Elvin Kahandig at si Tatay Premored. Andito sila, mga ano, nagpapantay sa akin kung sakaling magkapali ako, sila ang mag-take over. Anyway, so magandang hapon din kay Lerma de los Santos Sanchez, no? From Southville 8B Rodriguez Rizal. God bless you, ma'am. Magandang hapon din kay Sir Arvin Jojo Tumulak Crisostomo. Magandang hapon din kay Jubens the Second. Magandang hapon din diyan kay Carlos Galero, kay Eva Manalo Amante, si Fad Mendoza Mel na nanonood ngayon diyan sa Pandibulacan. At kay Fine Orin, no? Sinasabi niya rito, basahin natin, no? Hello po, magandang hapon po. Ihingi po sana kami ng tulong, no? Na sana magkaroon kami ng tubig, ilaw dito sa amin. Isa po kaming relocatist galing Quezon City na napunta dito sa AFP PNP La Solidaridad Phase 1A Avilion. Dito po kami sa 45 units Tabing Ilog. Sana mapansin po. God bless po. Anyway, maraming salamat po sa ating message sender, no? Don't worry po. Na nakikinig po ang ating mga LCO o at ang taga kung saan ba ito, taga NCR, no? Kayo po ay mapupuntahan diyan at aalamin po nila ang inyong sitwasyon at para mabigyan po natin nang kakulang solusyon ang problema ninyo. Nanonood din, no, ang ating kasama si Ronald Gundran. Magandang hapon, bro. Nanonood din ngayong hapon si Lola Boots Lance, no? Si Ma'am Nemia Arevalo Rogalusas at magandang hapon din kay Dindo Sadsad at sa kay Kakiko Labro. No? Magandang hapon po. Sa iyo, kami may, baka meron ka pa dyan. Marami-rami yes, pa ito. No? Opo. Okay. Ikaw muna. Yes, meron tayo dito si Ma'am Rosie Vite Borja from Tanay Rizal, nanonood sa atin ngayon. Yung ating mga kasambayanihan volunteers doon sa San Remigio, Cebu, yung pinuntahan natin last weekend po, Sec, na mga kasambayanihan volunteers natin, nanonood sa atin.
Nanonood din sa atin yung ating kasamahan na si Ms. Lian Ritisa, si Merna Gonzalez Ariola from Bukidnon, nanonood din sa atin, sabi niya magandang hapon. Si Ms. Evelyn Salindo from Sikihor, nanonood din sa atin. Sikihor. Mayong hapon diya sa Sikihor. Meron din nanonood sa atin sex from Hawaii. Sabi niya, salamat po si Noel. Si Inday Janice. Janice. Yes, Janice from Hawaii. Stay side ng ating programa, no? May nanonood na sa atin sa Hawaii. Magandang hapon, Inday Janice. Yes. Tapos nanonood din sa atin, magandang hapon, Maricris Casires, ang ating kasamahan from Negros Oriental. Si Miss Christina Gatche, magandang hapon po. LV Lahong Flores at si Ma'am Cynthia Almida Bautista. So, yung iba baka may habol pa mamaya. Nanonood din sa atin ngayong hapon na kami si Mednar Kimada. No, taga Laguna naman ito. Okay. So, yun. Si Inday Janice, sabi niya, Secretary Bilongo, thank you sa tulong sa LSI to Surigao. Welcome po kayo. Okay, so mamaya, tuloy natin ang ating pag-shoutout, no? Ngayon mga kaibigan, ay tunghayan po natin itong aming paghihimay-himay ng NAPSI Volunteers Handbook na kasama po natin si kasamang Dario Covello. Ito po mga kaibigan, ang aming recorded na pag-uusap ni kasamang Dario. Magandang hapon po sa ating mga minamahal na mga kababayan at mga kasambayanihan volunteers na walang sawang nakatutok sa ating programa. Noong nakaraang episode ay ating tinalakay ang introduction ng National Anti-Poverty Commission Handbook on Kasambayanihan Volunteers Program, kung saan aming inilatag ang kaugnayan ng sambayanihan bilang banner program ng ahensya na naglalayong mapababa ang antas ng kahirapan sa bansa sa pagpapatupad ng Executive Order No. 70 na naglalayong maitaguyod ang whole of nation approach sa pagkamit ng inklusibo at sustainableng kapayapaan sa bansa. Ngunit, mga kaibigan, bago natin umpisahan ang ating talakayan, ay muli makakasama natin si Ginoong Dario Covello, ang head ng Admin, Finance and Policy Development Unit ng NAPSI OSEC. Mayong hapon. Kanimo kasamang Dario, bumati ka sa ating mga mahal na nanonood at nakikinig sa ating programang Paaralang Online. Mayong hapon po, Jack, at sa ating mga kababayang nakikinig, lalong-lalo na yung ating mga kasambayanian volunteers na nakatutok sa ating programa ngayong hapon. Muli po, ako po si Dario Covello, ang head ng Admin, Finance and Policy Development Unit ng Office of the Secretary ng NAPSI. Muli po, nagpapasalamat ako at natutuwa na maging bahagi muli sa ating Paaralang Bayan segment. At bilang pagpapatuloy nga kasamang Dario, ating nasimulan ang ating talakayan sa pagpapababa ng kahirapan, a whole of nation mission, no? Ang whole of nation approach na ini-employ ng EO70 ay kokompleto hindi lamang sa pagbuo ng pambansang balangkas pangkapayapaan, kundi maging ang epektibo at mahusay na pagpapatupad ng NAPSI Sambayanihan Framework. Ang whole of nation approach, mga kaibigan, ay makakatulong na matiyak ang pangunahing dahilan ng kahirapan at maghidwaan ay pinaghihiwalay hanggang maging sa mga piraso na maaring magawa at masukat. Ano sa tingin mo dyan, kasamang Dario? Tama po kayo, Sek. Samantala sa mga dedicated na targeting at pagpapaabot ng mga serbisyo at agarang pagtugon,
ang mga tiyak na ahensya, pamahalaan, kalakip ang kanilang mga kanya-kanyang mandato at mga programa ay maaaring madaling makapaglungsad ng isang well-coordinated na pagtaguyod sa seguridad pantao, kasama ang seguridad pang ekonomiko, pagkain, kalusugan, pangkapaligiran, personal, pisikal, komunidad, etniko at pangkultura, political at ang demokrasya ng pakikilaw. Oh, yung pang binanggit mo kasamang Dario, yung 10 batayang pangangailangan ano, na kailangan matugunan natin sa ating mga naghihirap na mga kababayan. No? Lalong-lalo na yung pangangailangan sa pagkain, sa ngayon, kalusugan. Of course, yung kailangan na alagaan din natin ang ating kapaligiran, no? Dahil sa mga umiiral ngayon na problema natin dahil dito nga sa COVID-19 pandemic. At ngayon naman, kasamang Dario, ay tatalakayin ang Magna Carta of the Poor na ilang beses na rin naging tampok dito sa ating segment noong mga nakaraang episode na ating programa. Dahil itong Magna Carta of the Poor, kasamang Dario, no, ito'y panibagong batas na nagbibigay ng mga supplemental or complementary na pagpapatibay para matugunan nga natin itong batayang pangangailangan, no. Itong Magna Carta ay mayroong isang batas na yung sinasabi nga nating Republic Act number 11291, no? At ito nga, nilagdaan nga ito kasamang Dario ng ating Pangulong Rodrigo Duterte noong 12 ng Abril, no, taong 2019. Ito ay sabi nga natin, nagbibigay ng mga konkretong direktiba, no, para sa pangkalahatang mga programa, proyekto at aktibidad kontra kahirapan ng mga pambansang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, mga batayang sektor at maging ang mga pribadong sektor at dinidirekta ang NAPSE na makapagtaguyod ng mga panuntunan at regulasyon na makakapagsakotuparan na mga provision ng naturang batas. Gayon din po, Sek, pinapatunayan nito na ang sambayanihan ng NAPSE ay sinusuportahan ang multi-stakeholder na pakikipag-ugnayan at nilalatag nito ang pundasyon para sa whole of nation approach ng Executive Order 70. Sa ilalim ng batas, ang pambansang plano para sa pagpapababa ng kahirapan o ang National Poverty Reduction Plan sa bansa ay binalangkas alinsunod sa prinsipyo ng whole of nation approach o ang tinatawag nating convergence strategy. At bilang pagpapatuloy nga, Kadario, no, dinideklara rin ng batas na ito ang ganap na access sa mga serbisyo ng pamahalaan ay kailangang maibigay sa mga mahihirap ng mga ibibigay sa mga mahihirap ng mga kagawaran, ahensya at iba pang mga instrumento ng pamahalaan, no, sa pamamagitan ng batas na ito ang mga intervensyon kontra kahirapan ay inuugnay at ibinibigay na akma sa mga government line agencies upang makamit ang mga may hangganan na resources at budget ng pamahalaan. Ito rin ay bumubuo ng plataforma nga para sa poverty reduction agenda ng pamahalaan, no, na kailangang kolektibong planuhin, ipatupad at subaybayan ng lahat ng mga posibleng stakeholders kasama mismo ang ating mga mahihirap na mga kababayan. Ngayon naman po, Sek, ay atin namang talakayin ang NAPSE Village Eco-Governance Development Framework o ang tinatawag nating VEDS-DDF. Yes. Para sa ating mga taga-subaybay, ang VEDS-DDF po ay isang paradigm na
subok na ng panahon para sa kaunlaran ng komunidad sa grassroots na level na nag-evolve ito sa mga karanasan ng Greens Movement. Ang framework na ito ay ina-apply ang mga prinsipyo ng green activism bilang alternatibo sa dominanteng modelo ng ekonomikong kaunlaran sa kanayunan na nakakasira sa ating kalikasan. Samantala, ina-adapt ng NAPSI Sambayanihan ng BSDF sa pagtangka nitong maabot ang tinatayang 42,000 na mga barangay sa bansa hanggang sa level ng sambahayan. Kung ganyan na kadaryo, masasabi natin na itong BEGDF ay isang game changer, no, para sa ating ahensya dahil ito ay magbibigay or nagbibigay ng matinding pagpapahalaga sa ecology, no, at sa sociological na dimension ng social reform agenda. Ito rin sa tingin ko kasamang Dario ay inaasahang mailatag ang mga pundasyon para sa matagumpay na implementasyon ng sambayanihan serbisyong sambayanan o yung 3S, no. Pagkasama ang sambayanihan o yung 3S, no, at ang BEGDF, no, at nakatakdang makapagbibigay o makapagbigay at makaambag sa ating pambansang plano pang kaunlaran, no. Sa katunayan nga, kasamang Dario, noong ASEAN 3 Summit na ginanap sa bansang China, ang NAPSI 3S at ang BEGDF ay ating na-present. At nagpapasalamat tayo, kasamang Dario, na na-appreciate ito dahil doon nga sa pagtataguyod ng whole of the nation approach bilang epektibong estratehiya. Tama po, Sek. Gayon din, ang BEGDF ay may matinding pagtuon sa pagbubuo ng mga matatag na sambahayan at mga komunidad laban sa epekto ng mga sakuna na natural at sakuna na gawa ng tao na may kaugnayan sa mga epekto ng climate change sa ideals ng environmental at social justice. Mm-hmm. Ang BSDF ay disenyo upang maging adaptable o madaling ibagay sa pluralidad ng mga kasanayan sa pamamahala at political ng mga tradisyon sa ating buong bansa. Ang mga approaches at metodolohiya ng naturang balangkas na kasama ang community organizing, pagpapaunlad ng social enterprise, organic food production, participatory governance, climate change responsive practices, at iba pa ay makakatulong na malinang ang kapasidad ng mga komunidad at makakatulong sa kanila upang makawala mula sa matinding pagkagapo sa kahirapan sa pamamagitan ng isang organiko at mapayapang pag-aksyon. At siyempre, Kadario, no, upang maisakatuparan ang mga programa, proyekto at aktibidad ng sambayanihan, ang mga anti-poverty warriors, advocates at mga manggagawa sa pamahalaan ay hinahamon ng BEGDF na bumuo ng mga bagong imprastruktura para sa kolaborasyon at demokratikong partisipasyon mula sa lokal na level pataas, no. Ito ay isang makabagong pagpapakita, Kadario, ng whole of nation approach upang matugunan ang pambansang polisiyang pangsiguridad o yung national security policy ang climate change bilang isang mahalaging issue at alalahanin. Samantala, binibigyan din, no, ng naturang framework ang katotohanan na mga pag-aaklas, pangloob sa mga haliduaan, mga sakuna na gawa ng tao at ang climate change ay nagpapakita o maaring magdulot ng kahirapan. Samantala po, Sek, ang focus ng sambayanihan sa isla ng Mindanao sa pamamagitan ng
adopt 40-10-10 ay suportado ng Philippine Development Plan o ang PDP 2017 to 2022 tungo sa inklusibo at sustainableng kapayapaan sa pamamagitan ng pinalawig na mga inisyatibong pangkaunlaran at pangkapayapaan sa mga komunidad na climate vulnerable at apektado ng mga hidwaan. Ngayon, dumako naman tayo sa NAPSI Provincial Consultative Assemblies or PCA. Naniniwala ang ahensya na walang mas mainam pa sa konkretong representasyon ng Whole of Nation approach maliban sa kolektibong mga pinuno mula sa lokal na pamahalaan, mga opisyal na mga ahensya, community leaders, anti-poverty champions at mga pribadong individual na nagtitipon-tipon sa lokal na bulwagan upang talakayin ang mga mekanismong pang-implementasyon, pagsusubaybay sa mga targets at pagtutroubleshoot ng mga suliranin, mga umuusbong na mga bottlenecks at mga issue sa pagpapababa ng kahirapan sa kanilang mga lugar. At bilang dagdag ka Dario, no, nasa ilalim ng 3S ang Provincial Consultative Assemblies at yung Provincial Consultative Bodies ay magiging formal na operational structure kung saan ang subnational at local government units, ang mga national government agencies at mga batayang sektor ay magpupulong, no, sa pamamagitan ng participatory governance. May tinatawag tayong synergy ng mga development efforts, no, ng gobyerno at pinalawig na partisipasyon at paghahanap ng accountability para sa mga aksyon ng national na pamahalaan, no. Kaugnay na ang kaugnay na localized participatory governance na struktura kung saan ang pinakamaliit na unit ng lipunan sa Pilipinas, ang bawat pamilyang Pilipino ay magkakaroon ng pagkataon na marinig ang kanilang mga karaingan, mga alalahanin, kasama na rin ang mga panloob na hidwaan, kahirapan na pinabanggit rin ng maraming pinuno, no, sa lokal na pamahalaan, no. Ayon sa mga local chiefs executives sa Kadario, no, pagkatapos ng kahirapan at ekonomikong kakulangan, ang susunod ng mga pangunahing kadahilanan ay may kaugnay sa mahinang pamamahala. Tama po, Sek. Samantala, ang mga pinag-uugatan ng mga ito ay ang kakulangan o kawalan ng access sa mga pangunahing social services, korupsyon at mahinang implementasyon ng mga batas, lalo't higit ang mga environmental protection ng mga batas. Ang mga mas nagpatindi pa sa mga mekanismo ng mahinang pamamahala ay ang mga kawalan ng katarungan, pag-abuso ng mga may kapangyarihan, paglabag sa karapatang pantao at pagkaantala ng hustisya. Ang mga kakulangang struktural ng mga tradisyonal na politika at mga political na dinastiya na nagre-resulta sa pagkontrol ng mga elite minority sa mga common na resources at kawalan ng mga mekanismo para sa maayos na pamamahala sa level ng lokal na pamahalaan. So parang malalim na yata yung mga pinagsasabi mo kasamang Dario, no? At of course ang bottom line lang dyan ay kapag hindi maganda rin ang lokal na pamamahala ay malaki rin ang epekto, no, sa kahirapan ng ating mga mamamayan, no? So lalo na kung ang lokal na pamahalaan ay talagang tinatawag nating pinamumunuan ng mga traditional na politician, no, at tila nananalo yung mga lokal na pinuno hindi dahil sa sila ay binoboto dahil gusto sila ng tao, ngunit dahil nga doon sa kahirapan din ng ating mga mamamayan, no. So kumbaga wala nang mapagkakapitan kundi doon na lang sila, no. So ngayon, kasamang Dario, no, dumako tayo
sa tinatawag nating kasambayanihan volunteer na programa nga ng ating ahensya, no? Na minsan tinatawag nating kasambayanihan na binubuo ng ating mga NAPSI anti-poverty warriors, no? At ito ay napakagandang pakinggan at gayon din ang kanilang layunin ay napakainam para sa bayan, no? Ang katagang kasambayanihan, kadaryo at mga kababayan ay hango mula sa makasaysayang tradisyon ng mga Pilipino na bayanihan na nagpapahiwatig ng espiritu ng volunteerism at kooperasyon, no, sa mga gawaing pangkomunidad tungo sa isang layunin. Ang mga NAPSI kasambayanihan volunteers ay makikipagtulungan sa mga LGUs, sa national government agencies at mga pribado at business sector groups at higit sa lahat sa mga ulo ng mga tahanan sa pag-aayos, no, sa household, no, sa so, yung heads ng households sa pag-aayos at pag-aabot sa kanilang mga tahanan ang mga higit na kailangang pampublikong serbisyo sa ilalim ng isang whole of the nation approach, no, sa ilalim nito, kadaryo, dapat bawat Pilipino ay may pagkakataong makibahagi o makilahok sa pagsupil sa kahirapan at pagpananatili ng kapayapaan sa ating bansa. Tama po, Sek. Diyan yes. Po muna nagtatapos ang ating ikalawang yugto ng ating talakayan ukol sa handbook ng Kasambayanihan Volunteer Program ng NAPSI. Mm-hmm. So muli po, mga kasambayanihan, ako po si Dario Cubelo at taos-pusong bumabati sa inyo ng isang maligayang National Women's Month para sa lahat ng ating mga Juana sa ating bansa. Nawa po ay lagi kayong tumutok sa ating programa at maging sa ating Paaralang Bayan segment. Tama ka, kasamang Dario, no? Binabati rin natin ang ating mga kababaihan, lalo na yung ating mga inay, di ba? Ating mga mama, ating mga lola, ating mga ate, ating mga kasamang kababaihan, no, dito sa National Anti-Poverty Commission. Meron tayong Women's Sectoral Council na napaka-passionate at aktibo sa lahat ng mga gawain dito sa ating national, sa ating ahensya, no? So sa muli, kasamang Dario, ay magkakasama pa tayo, di ba? Hindi pa natin tapos itong pag-uusap natin tungkol dito sa handbook. So, hayaan mo magsabi ulit ako ng maraming salamat, no, na sinamahan mo ako na himayin ang ikalawang parte ng NAPSI Kasambayanihan Volunteer Program Handbook. At ngayon, kasamang Dario, ay idako natin ang ating atensyon sa susunod na segment na walang iba kundi ang 3S orientation. Kita-kita tayo, Kadario, sa susunod at magandang hapon sa iyo. Bye-bye. At ngayon po, mga kaibigan, ay ating tunghayan itong 3S orientation. Ito po. Maraming salamat po, Secretary at kasamang Dario. Sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng ating kasambayanihan handbook, ako po si Marites Pantua mula sa National Anti-Poverty Commission para sa ating 3S orientation segment ngayong araw. Matatandaan na noong huling episode ay pinakilala ni kasamang Art Alvarez ang bagong inisyatibo ng ating ahensya sa industriya ng rabbit raising bilang isang supplemental source of income ng mga komunidad. Ngayong araw, bilang pagpapatuloy sa ating diskusyon sa proyektong ito, ay ipapakilala natin ang PRIA, o Philippine Rabbit Industry Agricultural Cooperative, na siyang katuwang ng NAPSI sa proyektong ito. Ang konsepto sa likod nito at ang ilan sa mga kasalukuyang PRIAC farm members. Ang PRIAC ay isang agricultural cooperative na binubuo ng mga pangunahing miyembro ng rabbitry at rabbit industry business streams development sa bansa. Sa pamamagitan ng cooperation enterprise model na parte ng 3S program ng ahensya, sinusuportahan ng NAPSI ang advokasya nito na palaguin ang rabbit industry sa Pilipinas.
Maliban dito, nakapaloob din sa pundasyon ng PRIAC ang konsepto ng Enterprise Development, Village Eco-Governance Development Framework o VEGDF, Social Protection para sa lahat ng stakeholders, Line Industry Development, at Capacity Building sa pamamagitan ng technical at managerial training and seminars. Kabilang sa layunin ng kooperatiba na ito ang pag-empower ng mga miyembro sa pamamagitan ng pag-develop sa industry, pag-advocate sa rabbit meat bilang alternatibo para sa Pilipinas, pagbuo ng mga produkto mula sa iba't ibang materyales na maaaring makuha sa rabbit farms, at ang pag-angat sa antas ng buhay ng mga miyembro at ng kanilang pamilya. Sa kasalukuyan, mayroon ng 31 members ang PRIA. Ito ay mula sa 4 na distrito ng Laguna. Sa mga susunod na buwan ay nilalayo ng ating ahensya at ng PRIA na makalikom ng support services at programs mula sa iba't ibang ahensya na may kinalaman sa pag-develop at pangkalahatang implementasyon ng rabbit industry business streams sa pamamagitan ng interagency forums at meetings. Lahat ng ito ay parte ng ating patuloy na paglaban upang maibsan ang kahirapan sa bansa sa tulong ng pagbibigay kapasidad sa mga komunidad. Hanggang dito na lamang po ang ating updates para sa proyektong ito ng ating ehensya ngayong hapon. Kung mayroon po kayong katanungan o nais iparating sa ehensya hinggil dito, ay maaari po ninyong iwan to sa ating comment box o sa ating inbox upang mabigyan ng kasagutan sa susunod nating episodes. Samantala, naririto po ang ating masipag na Secretary Noel Filongco para sa ating segment na NAPSI Highlights. Sec. Maraming salamat kasama ang Marites sa Pantua, no, sa iyong oras at para sa iyong komprehensibong pagpapaliwanag sa bagong advocacy project ng ating ahensya, ang National Anti-Poverty Commission, no, nakasama ang Philippine Rabbit Industry Agricultural Cooperative o yung PRIAC. Amimi? Yes, at ngayon naman, Sec, dumako tayo sa ating panghuling segment ngayong hapon, ang ating NAPSI Highlights. Yes, kasama ang Mimi, no? Dahil nitong nakaraang buwan ay nagsagawa ang ahensya ng magkasunod-sunod na asembliya at planning, no? Bilang paghahanda sa mga ilalatag na inisyatibo ng ahensya, kabilang na dito ang National Anti-Poverty Commission Visayas Operation Unit. Pero bago natin na tunghayan yan, kasamang Mimi, Yako, no? Marami ka rin i-shout out. meron ka, Kamimi? Baka... Yes po, Sec. Meron yes. Dito. Okay, go ahead, Kamimi. Si Sir Ruben Sarmiento, ang dami niyang pinapa-shout out po, Sec. Pinapa-shout out po niya yung mga taga-Australia daw na nanonood sa atin ngayon. Wow, hello. Magandang hapon diyan sa Australia or magandang gabi. Magandang gabi. Sydney, Australia daw po, Sec. So talagang pang worldwide na ang ating PBO, Sec. Oo nga, kanina may Hawaii tayo, tapos may Australia. Australia. Opo. Tapos si Ma'am Edita Raimundo, si Ma'am Rosemary Algodon, si Irene De La Cruz, magandang hapon po. Ang aking partner dito sa Cebu na si Fabian Magallanes na umiibig. Ah, okay. Good. Good news yan. Tapos si Ms. Kim Guray at ang ating kasamahan dito, Sec, sa Cebu, si Mark Joseph Pinson. Magandang hapon si Bordigos or si Richard. Opo, no? Si Richard. Ruby sa gabi. So, dagdag natin na kasamang Mimi. Andito rin si, nabanggit man siguro, no? Si Leia Bernales, ano? Yes po, Sec. Magandang hapon. Si kasama natin si Edita Raimundo rin at nanonood din si Marilyn Aranya, no, sa atin ngayon. Si Irene De La Cruz, si Agnes Cachero, si Bing Clavicillas Lopez, no, watching from Caloocan City. Magandang hapon po diyan sa Caloocan City. Si Kayoli Labro, Kamimi.
ay nanonood din si Agnes Mary, no, ay nanonood din sa atin. Magandang hapon. Oo. Si Maricel Kawali Estorba nanonood din, si Annabel Ragasa Rapinian, no, watching from SR Timbao, Binian City. Okay. So magandang hapon po sa inyong lahat. At meron kang isa shoutout, no? Sir, nanonood din sa atin si Noriel Miguel. Ayun. Magandang hapon. Lumalabas din dito, nanonood daw tayo sa ating mga sarili, Kamimi. Okay, pinapa-shoutout ni Elvin dahil nanonood daw tayo dalawa sa ating mga sarili. Okay, alright. So, yun mga kaibigan, no? Ating pong tunghayan, itong highlights na isagawa natin sa pagtitipon sa Cebu City noong nakaraang Pebrero. So ito po mga kaibigan. Upang mas mapaiting ang mga proseso ng ahensya sa pagbibigay ng serbisyo para sa lahat ng sektor, nagsagawa ang NAPSE Visayas Operations Unit ng General Assembly and Planning sa Royal Hotel Cebu noong nakaraang Pebrero 2 hanggang 6. Dumalo sa nasabing pagtitipon si NAPSE Secretary Filongco kung saan nagbahagi siya ng mensahe ukol sa importansya ng pagtutulungan sa pagsasagawa ng mandato ng ahensya. Dumalo rin si Head Executive Assistant Elias Lapro Jr. na nagbahagi ng direksyon ng unit para sa taong 2021. Kabilang din sa ipinresenta ang pangunahing mga tagumpay ng unit noong nakaraang taon gaya ng pagtaas ng bilang ng kasambayanian volunteers sa kabila ng nararanasang pandemya. Maliban dito, ipinakita din ang Regional Harmonized Work Plan na inaasahang mas makapagpapaayos ng kasalukuyang mga administrative process ng unit. Samantala, dumalo rin virtually si NAPSE Undersecretary Penelope Belmonte na nagpaabot ng mensahe na nagkaangkla sa importansya ng pagsasagawa ng matinding pagpaplano upang maging epektibo at mabisa ang mga proyekto na magpapaangat sa antas ng buhay ng ating mga kapatid sa maralitang sektor. Yes, yun Kamimi, no, ang highlights ng ating planning and workshop sa Cebu City. At of course, alam natin na very memorable 'yan. Opo. Para sa ating lahat, no? Wag na natin sabihin dito, pero sa atin ay talagang very memorable 'yan dahil nagkasama-sama tayo ng matagal na panahon, ano? Extended. Extended. Anyway. So, at of course, Kamimi, nagpapasalamat tayo sa Diyos na lahat ay naging ligtas tayo. Nalampasan natin. Gumaling, nalampasan na natin yung mga pagsubok yan. At ngayon, syempre, dahil Marso, no? At sabi nga natin, celebration ng one month celebration ng Women's Month, no, at upang itaguyod ang ating pambansang advokasya na tultugan, no, or stop, no, itigil ang lahat ng uri ng diskriminasyon at karasan sa ating mga minamahal na mga wana, no, narito ang maikling video mula sa Philippine Information Agency para po sa ating lahat ng mga kababaihan
At of course, ito'y mensahe rin para sa ating mga kalalakihan. Ito po ang video na to. At mula po sa buong National Anti-Poverty Commission, kami po ay taos-pusong nagbibigay-pugay sa lahat ng mga wana sa ating bansa. Amin pong kinikilala ang inyong hindi matatawarang pagmamahal, pagkalinga at sakripisyo para sa inyong pamilya, maging ang inyong mahalagang ambag sa ating lipunan, lalo't higit sa ating pambansa, laban sa kahirapan at sa kasalukuyang pandemya. Paligayang buwan ng kababaihan sa lahat ng mga lakimbini. At dyan po mga kaibigan, no, nagtatapos ang ating ikatlong episode sa ating Paaralang Bayan Online para sa taong 2021. Ngunit bago talaga natin isara ito, Kamimi, ay marami pa rin nagpapa-shoutout dito, no? Sinasabi yung shoutout natin ang mga masisipag nating kasambayanihan volunteers ng Southville Phase 2 and 3 Barangay Aguado EMC, no? Bilya Adelaida ng Barangay Halang Anaik Cavite. At si Ruben, no, sinasabi niya na isa shout out din, no, yung kanyang mga kasama diyan, no, na nanonood, no, diyan sa Alito near Road 7 Project 6 Quezon City, si Ma'am Cecil Merks Merculio Agkawili, no? Magandang Women's Month po, Ma'am Cecil. At pa-shoutout din natin yung taga Southville, Calawan, Laguna, no? Meron ding ano pa ba to? Sinasabi si Chairman Pastor Joel Algodon, no, ng KNM sa May Payatas, no? Ano rin natin. Okay, so diyan na kami may baka meron kang yes po sec, huwag po nating kalimutan ang nasa likod ng ating mga camera. Yun. No, kasi sila. Baka wala sila kami may wala rin tayo dito, no? Oo. So sino-sino ba 'yon? Of course si Josa Soriano, no? Si Amara Isguera, si Al, no? Kabatuan, si Lorna Orculio, si Danny Orculio, si Josesar Kiambao, no? At may nakalimutan ba ako? Kami si Francis Tordillo. Si Francis Tordillo. At meron pa tayo mga kasamahan, no? Si sino ngayon, Elvin? Si June, no? Uganda. Uganda. No? Oh, at i-shout out ko rin pala, no, yung bisita natin dito kanina, kami mi, no, ang dating board member ng Kalinga, walang iba, si June Saklag, no, nakasamahan natin sa PDP laban, no. So yun, wala na sigurong pahabol, kami mi. So sa akin maraming, wala na po. Maraming salamat, no, sa inyong lahat sa pagsubaybay at sa pagbibigay ng inyong mahalagang oras sa ating programa ngayong hapon na to. Patuloy po ninyong abangan ang ating episode sa mga susunod na linggo. Ikaw naman, kami, May.
Kaya hinihikayat po namin ang lahat na i-like at i-share ang ating video. Sabay-sabay po muli tayong tumutok sa ating NAPSI Para Lang Bayan Online tuwing Sabado pagsapit ng alas 2 ng tanghali. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Stay safe po kayong lahat. God bless you all. God bless the Philippines. God bless our dear President Rodrigo Roa Duterte. No? God bless po ang NAPSI. Mabuhay po tayong lahat.